Kilala bilang matatag na pinuno ng 7 dekada, hindi biro ang mga hinarap na hamon ni Queen Elizabeth II. Mula sa mga digmaan hanggang sa pandemya na natiling matibay ang kanyang monarkiya. Pero tulad ng isang simpleng tao, ang kanyang ilang taong paglalakbay ay natapos na. Ang mga kaganapan sa mga huling taon ni Queen Elizabeth II, alamin natin mula kay Clazel Padilla. Reynang may busilak na puso at babaeng leader na masigasig sa kanyang tungkulin at serbisyo. Ilan lamang yan sa mga katangian na tumatak sa mga tao nang pumanaw na si Queen Elizabeth II. Nalibot ng Her Majesty ang higit 100 bansa upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang Head of State ng Commonwealth at makipagpulong sa iba't ibang leader sa mundo. Pero nang pumutok ang COVID-19 pandemic, pansamantala rin nahinto ang mga official travel at public engagement ni Queen Elizabeth II. Mula Buckingham Palace, tumulak ang reyna sa Windsor Castle noong March 2020 bilang bahagi na rin ng safety measure. Sa kabila nito, tiniyak niya ang suporta sa mga frontliners at iginiit ang pagkakaisa at disiplina sa pagtugon sa COVID-19. If we remain united and resolute, then we will overcome it. Positibo rin ang naging tugon ng reyna pati ng kanyang asawa na si Prince Philip sa COVID-19 vaccine na nagpaturok ng primary dose noong 2021. Ngunit parehong taon, noong 9 Abril, binawian ng buhay si Prince Philip dahil sa katandaan. Dahil sa mahigpit na health protocol, mag-isang nakaupo si Her Majesty sa funeral service ng kanyang asawa. At noong October 2021, ay nagsimulang makita si Queen Elizabeth II na may hawak na tungkod. At nito lamang Pebrero 2022, tinamaan naman ng COVID-19 ang reyna at nakaranas ng mild na sintomas ng COVID. Pero ipinagpatuloy niya ang tinawag na light duty sa Windsor Castle. Matapos makarecover, nakipagpulong ang reyna kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau noong Marso. Dito inamin niya na siya ay napakod at nakaapekto ang COVID sa kanyang kalusugan. Bilang konsiderasyon sa kalusugan at kahilingan ng Her Majesty, naging pribado rin ang military ceremony sa kanyang pagdating sa Balmoral Castle sa Scotland. Sa Balmoral Castle na rin niya itinalaga ang bagong Prime Minister na unang beses na nangyari sa kanyang pamumuno. At itong September 8, inihayag ng Buckingham Palace na nasa ilalim ng medical supervision ang reyna. Ngunit kinahapunan, inanunsyo rin ng Operation London Bridge. Sa edad na 76, pumanaw ng payapa si Queen Elizabeth II. Clazel Padilla para sa Bayan.